Good evening sa inyo lahat. Ngayon ay July 29. So we only have 2 days. Nabubulol na ako, sobrang gutom. We only have 2 days bago matapos ang buwan ng July. So ngayon, ang lakas ng ulan sa labas, siguro narinig niyo. Tag-ulan na talaga, wet season na tayo ngayon. Kaya naisipan kong magluto ng, yan, umiinit, umusok-usok pa. Hungarian sausage na may tatlong itlog at pansit canton. This pansit canton is coca. Coca na galing at I don't know if from Malaysia or Indonesia. Pero ngayon ko pa lang siya titikman. So titikman ko kung ano ang lasa ng coca to. Baka pagkatapos ko nito kumain, maging coca ng lasa nito. Ay, maging coca ng sinta nito. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat Lord sa pagkain na pinagkaloob mo sa akin ngayong gabi. I pray Lord na magbigay po sa akin doon ng kalakasan, O God, sa gagawin ko pa sa mga videos na aking gagawin. Ito po Lord ang asama to lang sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon kasi, gumagawa ko ng video na ipapalabas para sa Sunday sa mga bata. Nagutom ako, so kailangan ko munang kumain, mag-take ng break bago ituloy ang paggawa ng video. Ang title ng video na ginagawa ko ngayon ay The Parable of the Talents. Sarap niya. Unting spice, hindi ganun kaanghang. Hindi katulad ng mga taga-Korea na mga samyang. Na pag nagluluto ko ng samyang, talagang 1/3 lang ng spice ang nilalagay ko. So pag tatlong samyang ang niluluto ko, isang buong pack lang nilalagay ko. Hindi ko nilalagay yung tatlo. So yung dalawa, naka-reserve lang para pag magluluto ko ng ibang putahe or ulam, lalo adobo, inalagay ko yun. Sobrang sarap nun sa ilagay sa ulam. Pero ito, saktong-sakto, may anghang, may sipa, pero kayang-kaya. Kung mahilig kayo sa manghang. Pero kung hindi, manghang pa rin siya. Huwag nyo ilagay lahat ng spices. Hindi ko nilagyan ng asin yung itlog. Ang lagi ko lang sa itlog ay paminta. Kung makita niya, buusok pa. Paminta lang kasi nagbabawas tayo ng asin dahil napag-alaman natin na delikado ang masyadong maalat. Ito nga, delikado rin itong mga kinakain natin dahil pansit canton, preserved food, Hungarian sausage, preserved food, yung egg, okay, kaya huwag na lang itlog. So, kailangan balance lang, huwag masyadong marami. So, isa lang niluto ko. Kahit na kugutom ako, magdadalawa sana ako. So, sabi ko, tama na isa, gabi na eh. Kahit gabi na, uminom po tayo ng kape. Dahil bawal pa tayo matulog, dahil kailangan muna natin tapusin yung video para bukas ng umaga, Thursday, may padala po natin. Send natin ng Grab. Kasi hindi na matatapos ngayong gabi at wala na magpapa, wala ng Grab ngayong gabi. Panoorin niyo po yung mga video namin. Pinapost ko po ito sa wall ko every Sunday. Around 11 o'clock po talaga yun eh. Pero pinapost ko sa wall ko, sineshare ko, mga 11:20 or 11:30, ganyan po. So subaybayan nyo po sa wall ko every Sunday, mga ganong oras, bago mag-lunch time. Kasi panood nyo po sa mga bata. Panood nyo sa mga anak nyo, pamangkin nyo. Maganda to kasi marami silang matututunan. Kasi this is a Bible story. Bible story na kung saan nagkukwento tayo sa mga kabataan ng mga nangyari noong panahon ni Jesus, mga parables niya, na siguradong kapupulutan ang aral ng mga bata. Nang sa gayon, lumaki sila na nakakarinig ng salita ng Diyos. Para pag lumaki sila, magkaroon sila ng
conscience na magtutulak sa kanilang gumawa ng mabuti at malaman nila kung paano magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos at kung paano mapapatatag ang kanilang pananampalataya. So as young as kahit 1 or 2 years old, ipanood niyo po sa kanila dahil makikita po nila, I'm really trying my best to be very creative in every episode that I'm doing, especially the story itself, yung what do you call this one? Story part nung pinaka-episode. So I'm trying to change my voice, pang matanda, pang bata, pang lalaki, pang babae. So iba-iba para hindi siya maging boring. And matutuwa naman ako sa mga nagiging comments ng mga tao dahil sabi nila, it's very entertaining daw, not only for the children, but also them, mga adults. They found it entertaining also for them. Ang init. Hindi po tayo nag-rest ngayon kasi gabi na. At saka kaninang tanghali sa bahay ng student ko, pinakain ako ng sinigang mahipon. Ang tagal ko pong nakaubos ng sinigang mahipon kasi siyempre, nasa ibang bahay, ayoko magkamay. Ang hirap balatan ng hipon, tanggalin yung ulo, yung buntot, yung mga kamay-kamay niya, at saka yung pinakabalat niya, soft shell niya. So, magitan ng kutsara at tinidor, kaya sobrang tagal ko po natapos kumain ng sinigang mahipon. Tapos merienda ko naman sa kanila ay hotdog sandwich. Nagluto yung kanilang cook. Sobrang sarap ng mga ulam nila everyday. Kapag nakwento ko na lang sa inyo kung anong pinakain sa akin, pati merienda. So, talagang the whole day na andun ako, busog talaga. Hindi ako ginugutom. Medyo nakakaantok lang minsan pagka after ng lunch. Alam niyo yung oras ng mga 2 o'clock, gano'n? Between 2 to 3? Or sabi natin mga 1. 1 to 3. Doon talaga ako antok na antok. Sobra. Na pinaglalabanan ko na lang kasi hindi ako pwedeng antokin. Dahil nasa bahay ako ng estudyante. Kailangan ko tuturuan ni lahat. 9 na batang tinuturuan ko araw-araw sa bahay na yun. Sobrang daming bata. Preschool, grade 4, 3 grade 5, 2 grade 8, 1 grade 9, 1 grade 10. Imagine that, 9 students. You need to be very patient. You need to be very strategic in teaching them because different students, different children have different kinds of mood, different learning, what do you call this one? Learning curve or learning, basta ganun. Iba-iba sila ng pagtanggap ng kaalaman. So, kinakailangan ikaw, hindi ka rin boring na magturo. Pero, dahil sa dalagal ko, at very animated ang aking pagtuturo, hindi sila nabobored. Tuntua silang lahat. As young as 4 years old na bata, nagnuturoan ko sa pinakamatandang grade 10, hindi sila nabobored. Sobrang excited sila lagi. Tapos, hindi naman yung sabay-sabay. May ilan magkakasabay, pero yung magkakapareho lang ng level. Pero, one at a time lang. So kanina, habang nag-tutor kami, sa dining room kasi kami nag-tutor laki ng bintana. Naku, kitang-kita ko yung mga bata na tapos na mag-tutor. Naliligo sa swimming pool, naiingit ako. Lumalangoy-langoy sila sa swimming pool. Kasi katapat nung dining room nila, yung swimming pool nila. Tapos, katabi ng swimming pool is yung garden. Yung garden na parang gusto ko din tumambay doon, na parang daming, malaki yung damuhan nila. Tapos katapat naman ng dining room naman nila sa may tabi, since the dining room to yung swimming pool,
dun sa may kabila yung garden, yung katapat naman ng kanilang dining room, yung gym naman nila. Na parang gusto ko rin mag-gym kapag inaantok ako, nang sa gayon ay pagpawisan ako at pumayat-payat naman ako. Masarap tong pang, ano, light snack. Light snack at night, midnight snack. Kapag nagutom ka, at may kinakailan ka pang gawin, pwede na to. Sakto lang. Mabuti hindi dalawa niluto ko. I want to recommend this sa mga gusto ng mga pansit canton, noodles. Sakto yung spice niya, hindi yun lang ha, makakain mo. At ang masarap sa kanya, yung aroma ng sesame niya. May sesame oil siya. Tsaka marami siyang mga different flavors. Kakaiba siya sa pansit canton na natitikman natin na pang ordinary lang. Ang isang pack nito ay may ang pack ng kulay naman. Akala ko lima. Apat lang. So, meron pa akong tatlo dito na pwede ko pang kainin for 3 nights. Pero hindi ko sasabay-sabay ng ay, sinusunodin ng gabi. Siguro, once every week lang. Kasi masama rin tong noodles dahil baka magkaroon tayo ng UTI. Dapat po mga healthy na kinakain natin pero napakahirap po talagang puro healthy food ang kainin mo araw-araw. Una, you really need time to cook. Second, sometimes you really need to have a lot of budget. Lalo yung mga salad-salad, napakamahal naman gumawa nun. Tapos lagi kang fresh dapat, mamalangki ka lagi. Mamalangki ka lagi, tapos kinakailangan yung preparation niya. Unlike yung mga everyday different kinds of food na kinakain natin, madali lang siyang ihanda, madali lang hanapin, at mura. Kaso nga lang, may consequence nga. You might get sick. Pero kung once in a while lang, huwag yung lagi-lagi, okay na yun. Tsaka fast food, huwag din tayo masyadong mag-fast food. Fast food nga, mapa-fast din naman ang buhay mo. Siguro yung fast food dapat once a month lang, parang cheat day mo lang. Hindi mo talaga mati-es, siguro every payday. Okay na yun. Twice a month. I'm done eating. Masasabi ko pong nabusog ako ng masaya. Kasi masarap po lahat ng lasa. Hindi ako nabusog ng parang wala lang. Nabusog lang. So I'm very fulfilled, happy, satisfied with the taste of the food that I ate today. And gabi na po. So ako'y gagawa ulit ng aking trabaho. And I pray that you're always doing good and fine right now during this pandemic. God bless you.